dito, you know that you are in need of God. Amen! We came here because we know we need Him. We need to be filled. We need to feel His love. But you know, if we will not be truthful, na kailangan po natin siya, we can never be filled. Even David, even King David said in Psalm 63, I thirst for the Lord, for the living water. You will sing this song again, and I want you to sing this song as a prayer of your heart. That Lord, you are the Savior of my soul, and I need you. Take me higher, higher level of devotion to you. Take me deeper in love with you. And I will give everything to be with you. Sino po yung yun ang dalangin ng puso ninyo ngayon po ba? Hallelujah. I just wanted to lift your hands and sing this song prayerfully, truthfully, from your heart to God. Hallelujah. Sing Savior of my life. Savior of my soul. I confide in you. I confide in you. My comfort when I'm weak, I trust in you through storm and raging sea. Tell him he's faithful, faithful, you are my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my day. Lift your hands and sing, and I lift to you.
Salamat po sa buhay ng iyong anak na gagamitin mo, Lord, na magpapahayag ng iyong salita. Patuloy mo lamang po siyang lukuban ng iyong banal na dugo. Kami ang nais mo lamang ang mangyari, Lord. Hayaan mong ikaw ang malayang maitaas sa kanyang buhay. Itago mo po siya sa iyong krus ng kalbaryo upang ikaw lamang ang makita sa buhay ko. Maraming pong salamat. Pinupuri ka po namin, Lord. Pinararangalan ka namin sa umagang ito. And we know that your anointing will continually to flow in this place, Lord God. Be glorified, be honored, as we give you all the highest praise, as we give you all the highest glory, and as we give you all the highest honor with thanksgiving. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, this we ask and pray. Amen. Oh,
masarap na marinig sa isang ama kundi yung sasabihin ng mga anak mo na, Dad, I love you. And I mean it. I really love you. Nothing, let me say, walang nagbibigay ng pleasure sa puso ng Diyos kundi marinig po ng Diyos. Kasi yun po ang dima ng Diyos eh. Pinag-aralan po natin last Sunday yun. The greatest commandment is to love the Lord thy God with all thy heart, with all your heart, with all your soul, with all your strength. Dinidiman po ng Diyos yun. Higit po sa lahat, kung mayroon pong hinihingi ang Diyos na ibigay natin sa Kanya, ay ang buong pusong pagmamahal mo sa Kanya. Pag nagawa niyo po yun at nagawa ko yun, I believe nagawa na natin pasayahin ng Diyos. Ngayong umaga, pasayahin muna po natin ang Diyos. Let us minister and give pleasure to God. One more time. We promise to honor you, to love you, to give you all the highest praise. In Jesus' name, everybody will sing that way. Amen. Amen. Nakakopiti tayo. Mahabang service po ito. We'll be having our anointing service. Medyo pag anointing service ay dumadami po ang attendance natin. Kaya po, gagawin natin anointing service every Sunday. Let me just go straight to a very simple message. This is a teaching message. Let me talk about understanding the anointing of the Holy Spirit. Pag sabi po, anointing of the Holy Spirit. At ako po ay binigyan ng Lord ng isang verse lang na babasahin ko. Psalms 92 verse 10. Nakalagay po dyan, I shall be anointed with fresh oil. Pag sabi po sa katabi mo, I shall be anointed with fresh oil. I think NIV yun. I shall be anointed with fresh oil. I shall be anointed with fresh oil. Maybe at last week. Napaka-powerful po nung word na yun. I shall be anointed with fresh oil. Yun po yung confession natin ngayong umaga. Walang lalabas po dito na hindi inanoint ng Diyos. Say amen. Kabisado ko po yung verse, pero nung binubulay ko po, kanina nag-worship ulit. And I shall be anointed with fresh oil. Hindi naman po tayo, hindi po ang tuturo ng mahaba kasi taon-taon na narinig niyo po yung teaching na to eh. Pero bigyan ko po ng diin yung anointing with oil. Pag sabi mo, anointing with oil. I shall be anointed with fresh oil. Oil. Bakit oil? Sa Bible po, maraming symbol ang Holy Spirit.
Halimbawa, John 1:32. Nung binautismohan ko si Jesus, pakita natin yung verse, nagsalita yung Father, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Nakalagay po, "I saw the Spirit came down from heaven." Pakibasa po, "As a..." Pakilakasan po, "As a..." "As a dove." Hindi dove. "The Holy Spirit," hindi dove. "As a dove." So nilalarawan lang siya sa ganun po mga larawan para magkaroon tayo ng idea. Halimbawa, John 7:37-38, sabi ni Jesus Christ, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink, and out of his belly," verse 38, "will flow," pakisabi po, "rivers," 38 na, "rivers of living water." Makikita natin yung binabanggit po, John 7:37-38, "Out of your belly will flow rivers of living water. If anyone is thirsty, let him come to me and drink." So, rivers, kaya kinakanta kanina ni John, "Come as a mighty river." Kasi yun po yung mga picture ng Holy Spirit sa Bible. Oil. Ang oil ay ginagamit po sa lumang tipan para i-consecrate. Nakalagay po dyan, "Streams of living water will flow." Pakisabi po, "From within him." Holy Spirit ba yan, Pastor? Tingnan niyo po yung 39. May interpretasyon na yung writer eh. "By this, he meant the Spirit." So may mga picture po. At sa lumang tipan, ang isang picture at sa bagong tipan ng Holy Spirit ay ang langis. Una, babala. Ang langis po ay walang power. Powerless po yan. Kahit saan pang galing na langis yan. Ang langis ay walang kapangyarihang mag-anoy. Yun po'y ginagamit lang na symbol para ipakita yung Holy Spirit at manifest sa atin. So pag inanoyin po tayo mamaya, ang ibig lang sabihin pala ng anointing, pakita natin 1 Samuel 16:13, nilalarawan na pag inanoyin tayo, ito'y picture na kinikilala natin na pag inanoyin tayo, kailangan natin ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay i-empower tayo. Nakalagay po, tingin po kayo, ito po ay, please look at me. Joshua, katin ko po yung message. Titigil po ako anytime pagka nag-move spirit if you are ready for the anointing. We know that the context, this is the anointing of David. And then, dumating si David and sabi ng Diyos siya, "I-anoint mo." Sa latter part po, nung ma-anoint na, sabi po, "And Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From that day on," pakisabi ko, "the Spirit of the Lord," pansin niyo po ninyo, capital yung Spirit, "the Spirit of the Lord," pakisabi ko, "came upon David." In, pakitandaan niyo po yung word na in power. Yun po yung sikreto. So yung Holy Spirit, nung bumaba kay David, nagbago po si David, naging unusual ang buhay ni David. So hindi po nagtataka na pag tayo inanoint ng Diyos, may mga pangyayari na mangyayari sa atin. Nagkakaroon po ng changes. Kung talaga inanoint ka ng Diyos, magiging visible sa susunod na mga araw, magkakaroon ng something unusual sa buhay natin na hindi natin nararanasan. So yun po yung confession natin ngayong umaga. Tayo lahat dito sa first service. That after the anointing service, we will experience that magkakaroon ng result po yung anointing na gusto natin. Now, three things. Number one, sa unang slide, ang topic ko, anointing is the impartation, next slide na anak, the impartation of God's ability. Pagkasabi ko, God's ability. Pag sinabing anointing, ano ba yan? Impartation. Pagkasabi ko, impartation. Ibig sabihin, pagkakaloob ng Diyos ng abilidad, kakayanan sa atin. Pag inanoy tayo ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kakaibang mga kakayanan na binibigay ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng extra, unusual na kapangyarihan binibigay ng Diyos sa atin para magawa natin yung ating assignment. Halimbawa po, give you an example. Si Moses po, binigyan ng Diyos ng assignment. Ano pong assignment ni Moses sa Bible? Alam po, alam nyo. Ang assignment po niya, deliverer siya ng mga Israelita. Eh, para magawa niya po yun, binigyan siya ng Lord ng unusual power. Basahin natin, Exodus chapter 4, verse 21. Yung kanyang tungkod,
in-empower ng Diyos ng signs and wonders and miracles. Sabi ng Diyos kay Moses, tingin po kayo, hindi basta pinapunta ng Diyos si Moses sa Egypt as a deliverer. In-empower siya ng Diyos ng signs. Pagkasabi po, signs and wonders. Kaya sabi ng Diyos, when you go back to Egypt, see that you do those wonders before Pharaoh. Ito po, which I have, kuhita niyo po yan, which I have put in your, you see? Kaya pala nagawa ni Moses yung mga miracles na yun, ang kanyang kamay, yung kanyang tungkod, inanoint ng Diyos ng kapangyarihan to perform miracles. Nandiyan po ba kayo? So yun po yun, hindi si Moses powerful sa sarili niya. Hatiin mo ba naman yung dagat na pula? Ikaw ba yun? Diyos ang gumagawa nun. Pero in-empower siya ng Diyos. Tingin po kayo kay Pastor. Kung may time tayo magbasa ng Exodus, yung mga miracles ni Moses na ginawa, tuwing gagawin niya po yun, may isa kayo mapapansin. Sasabihin ko na ho, lagi niyang hawak yung kanyang tungkod. Bakit? And doon yung anointing niya. Eh tayo po, i-anoint din ng Diyos. I pray that today, i-anoint ng Diyos yung mga kamay natin para i-bless ng Diyos yung mga trabaho natin at mga gagawin natin para sa Diyos. Say amen! Palapakan niya po natin ang Lord. We need a divine impartation. Kailangan natin yun eh. Pangalawa, importante lang po ito mga paalala to bago tayo pumunta sa anointing. Alam niyo na po yan. Anointing is from God. Si Pastor Joey at yung mga pastor mag-anoint, wala po sa amin yung anointing. Hindi kami yung anointing. Ang anointing ay sa Diyos galing. Pero gumagamit ang Diyos ng instrumento, pero hindi na nga kumulugan na ikaw na yung anointing. Anointing is from God. Kung paano ang miracle is from God. So ginagamit lang ng Diyos sa instrumento yung tao para maging daluyan. Yung ulan, hindi po yung alulod. Doon lang tumulo yung ulan. Are you there? So yung isang pastor, hindi niya tatanungin, ah, ako ang anointing. Anong anointing? Wala kang anointing. Ako nga po eh, minsan may mga gumagaling pag pinagpipray ko. Eh kung talagang ako'y nagpapagaling, eh lahat ng ospital, pupuntahan ko, doon na lang ako titira. Pero ang anointing, dumadaloy for a specific purpose. Are you there? At kung ako po ay 24 hours anointed, may problema ako. At kung lalapit yung mga anak ko, mai-slay lahat yun. Pati asawa ko, hindi magiging normal yung buhay. Gising po ba kayo? Ano tinuturo ko? Ang tinuturo ko po, ina-anoint tayo ng Diyos for a specific purpose, specific time. May purpose siya, kaya kanya i-anoint. At iyon hindi para sa'yo. Hindi para maging sikat ka, hangaangkat, gumaling ka. Hindi yun. Hingin po kayo kay Pastor. I-anoint tayo ng Diyos kasi may mga taong nangangailangan. At nais ng Diyos na gamitin kanya para maging daluyan ka ng pagpapala. You don't even know that. Minsan hindi mo alam yun eh. Biglang napunta ka ng ospital, hindi ka naman pastor, mayroon may sakit, naawa ka. Pwede ka bang mag-pray? Pwede. Sapagat sa pagkakataon yun, pwede ka maging instrumento ng Diyos para sa kanila. Are you there? Yes. May dinalo kang mga kamag-anak sa probinsya. And you sense in your spirit may need. You can pray. You can minister to these people. Because ang anointing naman, ay sa Diyos galing. Pangatlo po, importante lang po ito. Pakisabi po, anointing is essential. Pag wala po yung anointing, ibig sabihin, we have to rely upon our own strength. Pakisabi po, our own strength and ability. May kakayanan po tayo. May galing tayo. Tumingin po kayo kay Pastor. May mga talino tayo. May lakas tayo, pero nasasaid ba yung ating lakas? Dumadating ba yung panahon ng piling mo, kulang yung galing mo? Totoo po, tao tayo eh. Kaya, lagi ka mag-realize sa galing mo at husay mo. Hanggang dadating yung panahon, napapagod ka na, paano ko ba pag-uularin itong negosyo nito? Paano ba gagawin ko? Naubusan ako ng idea. Pero when you have the anointing of the Spirit, hindi ka mag-realize lang sa galing mo. Tutulungan ka ng Panginoon para magkaroon ng kakayanan para doon. Are you there? May kausap mo ba ako? Yes. And they call it anointing. Hindi ko kailangan mag-rely sa galing ko. Ako po, I cannot bless you. Wala akong kakayanan to bless you.
Pero may pwede po akong gawin. Pwede po akong lumuhod at panalangin araw-araw at sasabihin ko, Lord, will you bless the people who will come and attend our service? Will you heal the sick, Lord? Pwede mo pong pakilusin ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng pakikita ng liig mo at pananalangin sa Diyos? Tayo po hindi namin kayang baguhin ang tao. Are you there? Pero ang Diyos po, kaya mo ba silang baguhin? Ang Diyos po ba kaya hipuin ang puso ng tao? But as we pray, as we touch the throne of God, we believe God. Sinasabi natin, sabi nga ng Proverbs 21:1, di ko ba? Madalas kinukot ni Brother Eddie, pakita natin yun. The king's heart is in the hands of the Lord. Parang tubig ng batis kung saan niya daling, aagos. Yun yung kapangyarihan ng Diyos. So ito po sinishare ko sa atin. Mabilis po, tatlong bagay lang ito. Papaspasan ko po ito. When I say si anointing, I'll just itigil po ako and we will proceed right away. God called and anoints His servants. Wala akong duda dyan. Tinatawag, pinipili ng Diyos yung kanyang servants. One, all throughout the Bible, we see God calling and anointing His people. Sa Bible po, ang Diyos tinatawag at naanoin niyo yung kanyang mga lingkod. Nilagay ko po dyan, pakisabi po, kings. Halimbawa, si David, tinawag siya ng Diyos bilang king. Inanoin po ba siya ng Diyos? Are you there? Yes. Prophets. Ang mga propeta, hindi po basta, kasi sa banal na kasulatan, you cannot occupy any office sa kagaya ng kings, priests, and prophets that you are not anointed by God. Ang tawag po doon, trespassing ni anointing. Hindi ka magiging anointed dahil gusto mo. Magiging anointed ka sa lumang tipan dahil tinawag ka ng Diyos para doon. Kaya hindi mo pwedeng i-occupy yun. Malibang tawagin ka ng Diyos. Halimbawa po, si Aaron, tinawag ng Diyos bilang priest. Pakita natin, Leviticus chapter 8, verse 12. Para siya makapag-minister sa Diyos, kinonsecrate siya. Ito po mababasa natin. And he poured out some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate. So bago siya nakapag-function bilang priest sa Diyos, inanoint siya ng Diyos. So ganun po tayo, we need to be anointed para makapag-function tayo sa calling na ipinagagawa ng Diyos sa atin para tayo maging effective. Importante po yan. Pangalawang bagay, great men and women of God have operated in the anointing throughout the history. Kanina binanggit ko po si Moses, balikan natin yung verse na yun, Exodus 4:21. Inanoint ang Diyos si Moses as deliverer. Ako po, tumingin po kayo kay Pastor, ako po naniniwala, kung hindi in-empowered ng Diyos si Moses ng signs and wonders and miracles, hindi po niyang iaalis ang mga Israelita sa Egypt. Tumingin po kayo. May mga himala lang ang nakikita, hindi pa rin naniniwala ang pero sa Diyos eh. Are you there? Eh lalo na kung walang himala. Kasi ang pero, tingnan niyo po, ang yabang ng pero, Exodus 5 verse 2. Nung sinabi niya yung message ng Diyos, Thou sayeth the Lord, let my people go. Exodus 5 verse 1, ang sabi ng pero, ang yabang, Who is the Lord? Sino ang Lord? Kasi ang piling ni pero, siya yung Diyos eh. Kaya nung inuutusan siya, sabi niya, Sino siya? Nauutusan ako that I should obey him and let Israel go. Sabi niya, ang yabang niya, I do not know the Lord. Tingin po kay Pastor, ang yabang? Sabi niya, I do not know the Lord. Ah, eto na. Nung pinahihirapan na sila ng Diyos na kung ano-ano, ginawang dugo. Aba, nagulat siya. Sabi niya, ma. Nung tinutubuan na sila ng mga pigsa. Gising mo ba kayo? Nung bumabagsak na yung hail, wala nang magawa si Pero kundi kilalanin niya na may Diyos niya. You see? Do you think, and I keep telling people, sa palagay niyo, nagtagumpay si Moses, hindi inanoy ng Diyos? Ang sagot ko po simple, hindi. Another is David. Si David po, kilala lang natin si David. Marlon, pumunta ka nga dito sandali. Ang alam natin si David, inanoint lang ng Diyos. As king, hindi po totoo yun. Marami pong anointing si David.
Sa 1 Samuel 16:23, makikita niyo, inanoint din ng Diyos si David as musician. Makikita natin yung verse. Kaya pagka inaalihin ng demonyo si Saul, alam niyo ang gagawin lang ni David. Ikaw muna si David, Marlon, sandali, tumugtog ka, David. Pag tumutugtog po si David, ano pong nangyayari? Yung spirit na nakay Saul, nare-release po siya dun sa bandits eh. He feel better. Gising po ba kayo? And the spirit would leave him. Bakit? Kasi yung pagtugtog ni David, hindi ordinaryong tugtog. Yung kamay ni David, inanoint ng Diyos sa pagtugtog ng instrumento. Kanina kinakanta natin, kantahin natin itong song ito ulit, Marlon, let's sing the verse. And I live to worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between? Gusto ko po yung pangalawa. And I live to love. Pwede ko po ba kayong marinig? Iba-iba po ang anointing. Hindi lang yun ang anointing ni David. He's anointed as a warrior. Tingnan po natin. 2 Samuel 22. Tingnan mo nga kung 35. Kaya po ang daming napatay ni David eh. Tingnan po, he trained my hands for... Kaya isang bato lang po kay David si Goliath. Are you there? Hindi aksidente yun. Si David ay inanoint ng Diyos as warrior. Kaya iba-iba po ang anointing. Kaya kung itatayo yung temple, hindi siya pinahintulutan ng Diyos. Ang dami niyang napatay, ang dami niyang shinyet na blood eh. So iba-iba po ang anointing. So, bakit po sinishare to? Anointing service. Para maintindihan natin na, hindi pala ang anointing puro healing. May anointing din ng wisdom. Pagkasabi po, wisdom. May wisdom din eh. Sino po gusto ng wisdom? Say amen. Amen. Patunayan mo nga, Pastor. Deuteronomy 34, verse 9. Alam niyo kung bakit itong si Joshua ay naging matagumpay na leader? Puno po siya ng wisdom. At sabi po eh, Joshua, the son of Nun. Madre pala yung nanay ni Joshua. Hindi, Nun po. Was filled with the spirit of wisdom. Bakit? May paliwanag din naman ang Bible. Because he laid, Moses laid. Ayun, kaya pala tayo nagpapatong ng kamay. Kaya alam ko po yan, mga anak ko, lagi ko nililiyas everyday. Lord, I pray for wisdom. So iba-iba pong anointing. Kasi tayo, dito sa church, ang context ng anointing sa atin, yung maisling, gagaling, okay po yun. Pero hindi lang po doon ang anointing ng Holy Spirit. Opo. Of course po ito, pag tinuturo ko ilang buwan, magaling po kayo. 15 minutes lang. Next slide po. Tapusin na natin. Bilis lang po. God anoints His servants for a purpose. Pakisabi po, purpose. Ibig sabihin, may layunin ng Diyos at inanoint tayo ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus, binanggit niya po yun, yung anointing niya nasa Kanya, Luke 4:18. Isa-isahin muna natin yung anointing niya na kay Jesus. Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach. Kaya po si Jesus, powerful ang preaching niya. Ang mga tao, kahit hindi kumakain ng ilang araw, nakikinig lang kay Jesus, ay nako. Hindi mo mababakbak sa pakikinig. Ang sikreto, yung anointing nasa Kanya. Pag nakikinig yung mga tao,
Na-amaze. Sabi nila, oh, ano meron siya? Anointing to preach. Sabi po, He has sent me to proclaim freedom. Yung mga taong nakagapos sa sakit, karamdaman, sa gapos ng masasamang espiritu, ay nakalalaya. Recovery of sight for the release of the oppressed. Kaya yung ministry ni Jesus, ano intent po eh? Nagpapagaling siya, nagpapalaya siya ng mga demonyo. Tingin ko kayo kay Pastor Joey, bilang Diyos, hindi kailangan i-anoy ni Jesus. Pero bilang Diyos na naging tao, talagang yun po yung pattern na pinakikita ng Panginoong Jesus, na kailangan din niya ng power ng Holy Spirit. Kaya basahin niyo yung Bible niyo, wala kayong mababa, makikita ang miracle. Mula edad isa hanggang 30. Nagsimula lang siya ng ministry at ng miracles nung siya mapuspos ng Holy Spirit. Saan? Pakita natin, John 1:22. Nakalagay po doon. Then John gave the testimony, I saw the came down from heaven as a, ito ko ang gusto ko, and remain on him. Tingin po kay Pastor, give me 10 more minutes po. Ano? Wala akong nabasa sa Bible na isang saglit man ang Holy Spirit ay umalis kay Jesus Christ. O nag-grip niya ang Holy Spirit. Hindi po. Yun yung siguro ang kulang sa atin. Minsan inaanoyin tayo ng Diyos. Pero may panahon na may mga nagagawa tayo kaya ang Holy Spirit na mali, nag-grip ang Spirit. O hindi man nawawala ang Spirit, ang Holy Spirit, nalilesen yung power ng Holy Spirit sa atin. Example, si Samson po, at ano yung tingin niya strength? Pag sabi po, strength. Tingin po kayo kay Pastor, wala po ako mahabang oras. Kasi kaya medyo alam ko ng kaunti po ito. Tinuturo ko po ito sa Bible School eh. Ang strength po niya, ala po siyang army. Pero tinatalo niya lahat ng mga armies. Nag-iisa lang po siya. Kasi may anointing of strength. But one day, inabuso niya yung kanyang anointing. Nabuhay siya sa kasalanan. Isang araw, nawala po yung anointing, nagulat na lang siya. Saan mababasa? Judges 16 verse 20. Basahin natin. Hindi, wala pong warning, the anointing was lifted in the life of Samson. Tingnan niyo po yung latter part, letter C. But he did not know that the Lord had wala na pala yung anointing. Yun po masakit. Dati anointed ka, pagtayo mo ng pulpito, pagpipray mo, sabi mo, nasa na yung anointing? Yun po eh, hindi mo tinresure. Yun ang nagiging problema natin. Inaanoyin tayo ng Diyos, pinupustos tayo ng Holy Spirit. Nagkakaroon ng tagas minsan. Alam niyo may tagas? Leak. Tagalog na Tagalog pala yung tagas. May butas yung tangke. Pag nilagyan po yung tangke, kahit full tank, pag may butas, kakatas. Isang araw, empty. Ganun tayo minsan, may tagas. May mga bagay ng buhay natin na na-drain na tayo. May isang aspeto na drain. At alam niyo, pag-drain, parang alam nag-start ng baterya, nung ni-start mo, sabi ng baterya, click, click, click. Bakit po? Discharge. Tingnan nyo ngayon, katabi mo kung discharge, kaya nga natutulog, nag-charge yan eh. Ay, hindi, wala ako nakikita natutulog. Wala ako, dalawa lang nakikita ko. Then we move on. Ayan. God anoints His servants for a purpose. Ilan po sa nakita ko? One, with the anointing comes power. Yung anointing po, it comes power. Pag tayo po ay pag humaba yung anointing ng Holy Spirit po sa atin, it comes power also. Nararamdaman natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kagaya po ni Peter, Day of Pentecost, humaba yung anointing ng Holy Spirit. Can you imagine this man? He's not... Pag binabasa ko yung Bible, sabi ko, daming kahinaan ni Peter. Pero after the Pentecost, he got filled with the Spirit, and then he was turned into another man. Then, he preached before the people. He was so bold.
And the people got convicted, Acts 2:37. What happened next? 3,000 people got saved in that simple preaching of Paul. Isn't it amazing? Isang preaching lang ni Peter, 3,000 agad ang na-save. Are you there? Minsan ang pastor eh, ilang taon na nag-preach, wala pa 3,000 eh. Pagod na. Pero isang preaching ni Peter, anong kaibahan? What do you think? May power ng Holy Spirit. And then, pagdating ng chapter 3, meron siyang power to perform miracles. Kaya sabi po ng Acts chapter 3, tingin natin 1 to 5, ang sabi ni Peter dun sa lumpo, silver and gold, I have none. Pero yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and be healed. Bakit nagawa ni Peter na pagalingin yung tao? May power po siyang binigay ang Diyos eh. Alam niyo po, kikwento lang ako ng konti. Naanyayahan po ako many years ago sa probinsya. Speaker po ako sa conference sa camp, JIL. Natatandaan ko po eh, Cagayan de Oro. Sa beach ginawa, ang dami. Then, anointing service. So pagkatapos ng anointing service, na-anoint ko na lahat. Dinita ko ng Holy Spirit na pabalikin yung tao, mapuntahin sa altar. Ang dami. So pinapunta ko sa altar. At dinita ko ng Holy Spirit na sumigaw ako ng receive. So sumunod naman ako, sabi ko, receive! Natakot to ako, na-slain yung buong kongregasyon. At ako ay bumaba ng stage. Natakot ako eh. First time mo yun, I was afraid. Kasi when you see the power of God, you'll be afraid. Kasi alam mo, how unworthy you are. Nung gabi pong yun na nakakita yung bulag na pinag-pray ko, unusual po yung gabing yun. Sa crusade, in-impress ng Holy Spirit, nahipang po yung muta ng bulag. Eh sa isip ko, hindi ako si Benny Hinn, Lord. Bakit ang Benny Hinn, Lord? Ganyan yung isip ko. But that night, I have pain, nagagaling ito. Nilihans ko, wala. So wala akong choice. Kailangan ko sumunod. So tinirat ko yung mata ng bulag. Nabulag po ito, na-overdose eh. Hinipang ko. So tinitingnan ko siya. Sabi ko, Lord, nakakita na kaya. Kasi first time ko mag-pray na bulag. At nung itinindi ko siya, sabi ko, Kuya, tingnan niyo po yung daliri ko. Nakikita niyo po ba? Umiiyak siya, sabi niya, opo. Sabi ko, ilan ito? 5 ho? O, talagang nakikita mo? Hawakan mo nga, hawakan mo nga. Palapagan po natin ngayon. Mag-uwi si Pastor Joey. Hindi po yung sinishare. Hindi po yung sinishare para sa akin. Sinishare ko lang yan kasi, at pagkalipas ng ilang taon, nakalimutan ko na yun eh. Meron hong na-overdose doon sa kapitbahay namin. Ang daming ininom na gamot, hindi nagigising. So, kinatok po ako gabi mga 11. Natutulog na po ako, sabi ng misis ko, may kumakatok. Inom mga nakakatakot sa gabi, may kumakatok sa bahay niyo. May tatawag. Kaya yun, ganun talaga, pastor eh. Hindi mo naman pwedeng patayin yung cellphone mo. Kaya pagka mag-ahay lang, huwag ka nang mag-text sa pastor sa umaga na lang. Baka nagpapahinga. So bumaba po ako, naka-normal, naka-short lang ako, naka-t-shirt ako. Sabi ko, oh, ano mo? Sabi ko, Pastor, si Gloria ho, hindi magising. Sabi ko, bakit? Ang dami yung ininom na gamo. Sabi ko, anong gagawin ko? Ipag-pray ho niya. Sabi ko, buti pa ito, nakasampit eh. So pumunta po ako, wala akong dalang Bible, naka-short ako, hindi na ako nag-behes, malapit lang eh. So pagdating ko doon, oh, ang daming meron, ang daming mga uso. Nagbabantay, mga kamag-anak, eto ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kasi first time ako mag-pray yung ganun eh. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko rito? So, umikit po muna ako. Sabi ko, Lord, kaya mo, Lord. Naalala ko po, may hinipan akong bulat. Sabi ko, gagawin ko po uli yun, Lord. Honor my faith. So, doon po ako tumayo doon sa headboard ng igal. Pinalabas ko muna lahat. Nung tao. Tapos kami lang nung anak at saka, dinadala ko nung bata, literal. Tumayo po ako sa likod, sabi ko. Tumi,
sila, bumangon. Natakot na naman po ako. Matatakotin na ako talaga. Bakit ko po yung sinishare? With the anointing comes power. Hindi ka ordinaryong tao, hindi ka magaling na tao, hindi ka mahusay na tao. But when God anoints you, He will anoint you and the power of God will be manifested in you. Si Brother Eddie, yung tagahawak ko ako ng langis niyan dati. Kasi bihira naman magpapapray sa akin, bata lang akong pastor eh. So, lagi niya akong tagahawak ng langis. Kaya sabi ko, Lord, ilipat mo sa akin yung mga anointing niya. Huwag niyo masasabihin, na baka nga. Eh, may pagkakataon ho, eh, siyempre, i-pray ka ho. Eh, wala po siya. So ako magpipray sa mga mesa kaya doon sa prayer garden niya. Ang tradisyon, no, babasahin ko muna yung James 5. Sabi ko, bago po tayo mag-anoint ng mga mesa, babasahin ko muna yung James 5. Eto na! Umikip po ako, nakapila na sila. Maya-maya, kumakalustos. Yung mga manong malikot yung mga tao. Dumating pala si Brother Eddie. Eh, siya na magpipray sa inyo sa isa, ako na magpipray sa iyo. Pinag-pray ko, nakita ko pumila ulit. Mamaya, baka gagawin na naman. Yung iba, tatlong beses na nagpapaanoy dito kay Pastor Joey, kay ganito. Lahat, nagpaanoy siya. Para lang masaya yung anointing natin. Gising pa ko ba kayo? Pangalawa, katapusin ko na. With the anointing comes, pakisabi po, liberty and deliverance. Alam niyo po, ang isang purpose ng anointing, Isaiah 10:27, pakisabi po, and the yoke will be destroyed because of the, pasahin niyo po, anointing. Oh, yeah. Alam niyo po, minsan may mga gapo sa pagkatao natin, eh, hindi tayo makakawala. Kinikwento ko po na sa araw sa Soe, nag-anointing ako sa mga empleyado dun eh. Mga 100 din sila yata. Minsan, nung ako po'y nasa high school, isa sa mga paborito ko pong subject ay gardening. Gusto ba yun? Nagka-garden, may plant, kanya-kanyang binabantayan. Paborito ko yun kasi hindi nag-aaral yun eh, naluhukay lang eh. Bakit tatayin mo? Yan ang mga paborito ko, PE. Yan ang basketball ka. Yan ang mga paborito. Eh, pag umaga ho, dinidilig namin yun. Required kami. Dinidilig yun. Napansin ko, buting umaga, may tumutubong damo. So, bubunutin mo yun. Hindi naubusan. Napansin niyo ba? Hindi naubusan. May mga damo, madali lang bunutin. Pipitik-pitikin. May mga damo, hindi mo basta mabubunot ng kamay. Anong ibig sabihin ni Pastor? May mga kasalanan, may mga ugali, may mga asal tayo, madali lang pagtagumpayan minsan. Pero kung minsan, it takes the anointing of the Spirit para makawala tayo ito. Are you with me? May kausap po ba ako? It takes the power of the Spirit. Umattend po sa service namin itong batang ito, at hindi ko alam, may sakit siya. Sakit niya po yung lupus. She was dying at the age of 18. She's 18 and she's dying. At umatay ng service, naku po, parang man. Parang ang pelikulang shake, rattle and roll. Hindi ko lang anong alam ko, part 3 or part 4 siya. Kasi nung nagsiservice na po kami, nalaki po nung mga ipis na lumilipad, doon lang naman sa paligid niya. Tapos ang nalaki ng mga alupihan na lumalabas sa katawan niya, eh talaga sa pelikula mo lang makikita. At hindi ko po alam na siya may lupus. At pagkalipas po ng araw na yon, kasama na yung buong pamilya, umatin. At nagpatingin sa doktor, sabi nila, nagulat ang doktor, she was healed. Yun pong ibig sabihin, it is the anointing that destroys you. Pag dumali po ang kapangyarihan ng Diyos, let us believe today, anumang gapos na mayroon sa pamilya natin, sa tahanan natin ngayong umaga, we will experience liberty. Say amen. Say amen. It is the anointing that destroys the yoke. It is the anointing that destroys the yoke. Hindi sapat ang edukasyon minsan at galing eh. It takes the power of the Spirit to break the yoke.
Let me move on. Just 5 more minutes. Marlon, just play the piano. 3. With the anointing comes healing. Pagkasabi, comes healing. May mga panahon po, alam naman natin, nagpapagaling yung Panginoong Jesus. Alam natin yan eh. Pero may mga panahon, habang nagtuturo si Jesus, Luke 5:17, nagtuturo po siya, casual, ganito. Habang nagtuturo po siya, biglang gumalaw ang Holy Spirit. Sabi ko, and the power of the Lord was present to heal them. Tingin po kay Pastor. The power of the Lord was present to heal. Minsan ganun po eh. Kaya minsan sa service natin, biglang titigil ang pastor at sasabihin niya, may pinagagaling yung Panginoon. Meron narito po ngayon, kung kayo po itong binabanggit ko, meron kayong matinding stiff neck, patong niyo po sandali sa inyong batok. I don't know whether this is a stiff neck or what, but you're experiencing pain. Lord, I pray that you release healing. Right now, I pray that you release the neck from sickness and diseases. Amen. Ganyan po kuminsan eh. Kaya you need to be very, very sensitive. Yung mga taong may faith, they just, sabi yung makikailangan ni Pastor yun. At sinasabi ko po, it's the anointing, it's the power of the Spirit. 4. With the anointing, pagkasabi po, come supernatural ability. May mga supernatural ability po ng Diyos na binibigay sa atin. Iba-iba po yan. I pray na bibigyan po kayo ng Lord ng mga abilidad para magawa po yung gusto ng Diyos sa inyo. 6. 5 pala. With the anointing comes power to live. Pagkasabi po, live victoriously. With the anointing comes the power to live victoriously. Tingnan niyo po, sabi ng Bible, He who is in you, pakisabi po, in you, is greater than he who is in this world. Kaya kung minsan, sinasabi natin, ah, hindi ko kaya itong gawin. Totoo po yun. Sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero nasa iyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Say amen. Na-equate ko na po, may dumadalo dati dito, hindi naman member ng church natin. Na-attend lang siya. Tapos, hindi na siya tumigil ng pagdalo. Eh, teaching ko is about holiness. Eh, siya pala, hindi tama ang buhay niya. Di kinakasama siya, hindi niya asawa. At tayo nagtuturo daw ako. Sabi niya, nadudurog ang puso ko. Alam ko nang umusap ang Diyos sa akin, Pastor, na itama. Pero pag itatamaan ko na, sasabihin ng isip ko, hindi mo kaya yan. Matagal ka ng ganyan, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya yan. Hanggang isang araw, dumapit po sa akin, sabi niya, Pastor, bigyan niyo nga po ako ng ilang minuto niyo. So, sinikimento niya. Sabi niya, pakiramdam ko po, gusto kong itama ang buhay ko, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo. Kaya ko po, pero sinasabi ng isip ko, di ko kaya. Pinabasa ko po yung Philippians 4:13, yan sa likod eh, dun sa, yan sa kwarto dyan. Sabi ko, sige, basahin mo. Tingnan niyo po. Sabi niya doon, I can do all things through Christ Jesus. Sabi ko, lakasan mo. Usahin nga po natin, 1, 2, 3, I can do. Pakiulit po. Ang ngayon mo, isisigaw na natin, 1, 2, 3. I can do all things through Christ Jesus. See, nung sabihin ko po yung 7 beses, napaluhod po siya at umiyak siya. Sabi niya, Pastor, kaya ko. Kaya kong magbago sa kapangyarihan ng Diyos. At nung uli kami nakita, hindi ko na uli siya nakikita eh. Malibang lalapit sa akin, sabi sa akin, Pastor, iniwanan ko na yung kinakasama ko. May bago na ako. Anong bago? May bago na akong buhay. Inigilipre. Ano pa kanya po na natin? Ang hina mo ng palapak niyo, magtala sa Diyos. Oh! Excited po ba kayo ngayong umaga? The presence of the Lord. I want to sing this song and we proceed to the anointing. Let's sing the verse. He touched me. Let's sing the verse.
One day in the church,
sa probinsya po sa Pombong. Mga 200 people was listening to me. And in the midst of my sermon, I sense the anointing to heal. Pag naramdaman ko po yun, excited po ako. So I invited the people who are sick to approach the altar. At lumalapit pa lang po sila, napakasarong ng anointing. Na-explain sila. But there is one man who changed the atmosphere. He was a visitor in the service. He was selling sweepstakes, but he was invited to attend the service. Dalatal pa nga po yung kanyang sweepstake, nakasaksak sa lipi. And siya po'y na-stroke. At siya po'y pumunta sa ungan. And he was there. And I sensed the anointing, sabi ko, oh Lord, you will heal this man. Ito na ho, nung lumapit po ako, nilihans ko siya. Look at me. Biglang nawala yung anointing na nararamdaman ko. The anointing was lifted. Parang ubang lobo. Hindi po ba yung lobo parang matayog pag nawala yung asugi niya? Sa isip ko, sabi, Lord, what's wrong, Lord? Kanina naman ano, anointed. But the Lord impressed upon my heart, tell this man to forgive. Tell this man to forgive. And I thought, it would be easy. So I look at him sa kanyang mata. Sabi ko, Kuya, gusto kong pagalingin ng Panginoon. Pero alam po ninyo, kailangan i-release mo yung mga nakasakit sa inyo sa oras na ito. And I, easy lang yun, diba? Ano ba naman yun? Gusto mong gumaling. And nag-iba yung ayos ng mukha niya, lalo siyang iba, galit. Lumabas po siya ng church. And everybody was shocked. I was shocked. Walang umigi mo. Ilang minuto yun, natahimik. Nasyak ang bawat isa. Yun po yung perfect example ng we can block the anointing. Sin, hatred, bitterness, anything in our hearts na hindi po lapat sa Panginoon. Believe me, it won't work. Yuko po tayo saglit. Panginoon, linisin mo kami ng iyong mapulang tubo. Kilalang-kilala mo kami. Ano kami nabubuhay? Mga evil na naisip namin, patawad po, linisin mo kami. Words that we uttered carelessly sa tao, sa asawa, sa anak, sa sino man, forgive us. Mga evil na nakapasok sa mata namin, sa pagkatao namin, hadlang puso, linisin niyo po kami ng iyong mapulang tubo. And today, allow us to experience the anointing of the Holy Spirit. Awitin po natin yung awit na to. Pag-consecrate po tayo. I've been singing the song sa buong linggo. Burito po yung mga anak ko. We keep singing the song, but siguro talagang may season lang na. But when I started to sing the song one morning, kasi kung mag-anointing, sabi ko sa misis ko, anointing service din pala kayo. Sabi ko, mas maaga tayong gumising siya sa buong linggo ito. We just seek the Lord. So, bumabangon kami ng 3 or a.m. in the morning to seek the Lord in prayer and worship. Isa sa mga song na nag-minister sa heart namin. And I pray that this song will also minister to you. Then I will call, where is Irene na magbibigay sa atin ang direksyon kung saan dadaan yung mga tao kayo. Yeah. Just sing the song. Let's sing this song for a while. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful you are my God. Faithful, you're my God.
Spirit of God is touching the place. Playing, Harlan.
Gawin po natin ang may kabanalan, ang gagawin ang anointing. Lahat po ng pila ay dito po manggagaling, yung entrances po dito po manggagaling. At dito po sa kabilang side, may mag-guide naman po ng mga ushers and usherettes. Kung kinakailangan niyo po ng counseling after the anointing, may mga counselors po tayo sa likod ng stage. Sabihan niyo lang po yung mga leaders na nandito po sa inyo na nag-a-assist. Ang atin pong exits ay nandito po. At tayo po ay magsisimula na. Maaaring po pumila na yung mga nandito po sa likod na to. Igaguide po kayo kung sino po ang mauuna. Igaguide po kayo ng mga ushers natin. Ang mga ushers po natin na yung mga naka-blue. They will guide us kung sino po yung unang tatayo at sino po yung unang at kung kayo po ay time na, they will guide you also po. Maraming salamat. Hallelujah. Let us enjoy the moment. Sige po, makapag-move na po tayo. Let us sing a song, John. Bring the spirit of worship. Savior, I confide in you. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, storm and raging sea. Let us sing the song. Lord, bless this anointing service. Give it the touches. Bless us exceedingly, Lord, we pray. Oh,
My Jesus.
Precious name.